posisi-posisi yang ngapain? Nanti! Ayun, what's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julia, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang paligman po tayo naman doon naroon? At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin yung patungkol po kay Reyna. Dahil kahapon po, napanood natin, matindi po yung kanyang galit. First time ko pong mapanood na ganun po katindi ang galit po ni Reyna. Ngayon ang tanong, bakit nga ba siya nagkaganyan? Samantalang matagal-tagal na po na siya po ay medyo okay na, bihirang-bihira na pong atakihin yan. At kung sakasakali man, hindi po ganun kalala. So ano po kaya ang dahilan? Pag-usapan nga po natin, mga katuga makalingap maya-maya ng konti. Pero bago po yun, paalala mo na si Kuya July, baka sakaling naroon pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag po natin kalimutan, pakisubscribe na lang po tapos pakipindot yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos isama po natin yung ating Facebook page, yung July Pawnil 2.0. Paki-follow din po mga katugang makalingap. Tapos si na Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rab, si Ate Edna Vlogs, saka po si Jabber Sniper, isama rin po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan po natin yung pinaka-main subject natin sa pagkakataong ito. At tayo po ay nasa biyahe. Hinatid ko lang po yung aking may bahay, tapos diretso na po ako sa aking trabaho sa bandang Katara. Ngayon naalala ko lang po yung suggestion po nung ilan sa mga viewers natin na kapag po ako yung nagbablog habang nasa biyahe, sabi niya mas maganda raw ipakita ko yung dinadaanan. Kaya sa pagkakataong ito, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, nandito po tayo sa bandang Aspire. Ngayon po, dadaan tayo sa highway na kung saan ito po yung parang pinaka-shortcut papunta po doon sa bandang Lusail papuntang Katara. Bali, bagong kalsada po ito. Nung araw, nung bago pa lang po akong dating dito, wala pa ito, itong ganito kagandang kalsada. Kaya kapag po galing kami sa bandang industrial area o kaya sa bandang Aspire, matagal po ang biyahe bago po makarating doon po sa bandang Katara. Pero ngayon po, saglit na lang po ito. Wala pang 15 minutes yan minsan kapag walang masyadong traffic. Although dito naman po, halos hindi na po nagkakatraffic dito dahil sa labad po ng kalsada. 4 lanes po yan. So yan po, balik po tayo sa ating pag-uusapan mga katugang makalingap habang nasa biyahe po tayo. Ito po ay patungkol kay Reyna. At alam naman po natin na nung mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, nakikita po natin ang laki po ng improvement na Reyna dito po sa pangangalaga po ni Ate Roda. At yun po ay halos tumagal po ng 3 months na kung saan yun nga po ang ipinunta nila nung nakaraan. Dahil ng 3 buwan na, kailangan po nilang ipaalam kina Lolo Nestor kung anong gagawin kay Reyna. At yung naging usapan naman po nila ay naging okay naman po. Merong araw na nandun kina Lolo Nestor at merong araw din na nandun kina Ate Roda dahil nga po nag-aaral. Tapos inaalalayan din po sa pagpapagamot. Direct ang ating Hercules. Ano yung siya ng ladies pala? Ano nga sa Friday? 7:30 ang pagkakas. Hindi hapon pala po siya nalaroon. Webes, hapon, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Balik dito. Dahil lang po. Tapos, Webes, balik din naman doon. Dahil lang po, pag may paso. Basta every Friday, maganda doon siya. Hapon po, mga alas ganito, mapunta na kami, tama-tama po. Webes, yakit din ang hapon. Biyernes, Sabado, Linggo, tapos Lunes. Tama yun. Balik dito. Oo, tama po. Tapos, oo, tama. Maganda yung nakakatid. So, Lunes po, tayo, ibalik dito yung si Reyna. Oo, Lunes. Martes, Merkwes, Webes, balik yun naman doon. Dahil lang po. Para makakalim. Webes na. Webes na hapon. Hapon, ganito po. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Tapos, nasunod hanggang wala na sila. Sunday ng hapon, pwede nang ibalik. Kung may mag-vlog ng ano, nang punta rin sa ano? Kasama na. Pero ang kapansin-pansin po mga katuga makalingap, parang nagtataka po tayo. Bakit po kaya parang inatake po uli si Reyna? Sa tagal na po ng panahon, nakikita natin na mukhang okay na po siya. Pero kahapon, nakita natin ang tindi po ng galit niya. Kakaiba po talaga. Siguro po, mas maganda, ipanood ko po sa inyo
yung video clips na yon. Ito po yun. Ano kasi yung ikinakagalit mo? Sabi mo muna. Sabi mo muna. Babaw! Putong yan! Sino? Sabi mo muna sa akin, ano yung ikinakagalit mo? Ano? Ano yung ikinakagalit mo? Ano yung ikinakagalit mo? Sampal yung kumasos na hapon, what? Sino yon? Wala ka mamagong mukha! Oh, grabe na yan. Wala mo sabay! Grabe yan. Hindi ka man ganyan dati. Mabait ka man. Eh, bakit nagiging ganyan? Bakit nga nagagalit? Ay, naku, hindi na ako magsasalita. Hindi ako kasi! Mag-usap muna tayo. Mag-usap muna, bakit? Ba't nagagalit? Ano ikinakagalit? Tatawad! Tatawad! Plam-lam-lam! Sabahan-sahan! Tatawad! Busi pa sinin yung abel! Hindi! Ano kaya ikinakagalit? Tatawad! Kinakagalit mo. Bakit ka nagagalit? Huwag nga! Wala ka naman dapat ikagalit. Kumalma ka. Inhale. Huwag! Kalma. Inhale. Exhale. Huwag! Inhale. Exhale. Huwag! Masisira yan! Hindi ito masisira. Sinara. Inhale. Exhale. Huwag naman. Hindi na masakal na. Gugutom-gutom na. Sinong ginugutom? Hindi ka man nagugutom. Hindi na mama! Hindi ka nga nagugutom dito, anak ko. Hindi ka nagugutom. Dahil ako naman ito na. Matutuwa na. Sino yun? Siya sabi na pumunta ko ito! Ayusin mo yung salita mo. Ayaw sabi siya. Hindi mo yung sabi dito. Ayaw na lang. Siguro sa kanamay. Ayusin mo yung salita mo. Ayusin mo. No! Pula ko siya. Ayusin mo na siya! Kalahan na ko! Para maintindihan ko, ayusin mo. Sinong kinakagalitan mo? Hindi! Ayusin mo muna yung salita mo. Ah! Walang sisigaw. Hindi! Ayusin. Uminom na. Oh! Walang sisigaw. Kasi mabait. Oh! Mabait ka na, baga. Mabait ka na. Ba't na ganyan? Hindi! Ah! Puduro! Mabait ka na. Langga! Do! Bakit na ganyan na naman? Mabait ka na, baga. Oh. Kalma. Ah! Napa ako siya! Diyan na po hinay! Masama ko siya na ngayon! Pakatay na pakatao doon! Wala ka dito! Ben! Ito ba kayo? Mayam siya! Ben! Ako nang kakas siya po na yung Ben! Siya na ako siya sa kanya! Ayaw siya sa kapatay! Wala ka na Ben! So yan po mga kababayan, iyan na po si Reyna. Siguro, yung karamihan po sa mga viewers natin ay nagulat dito po sa naobserbahan po natin. Kakaiba po yung galit. Kumbaga hindi po mapakalma ni Ate Roda. Buti na nga lang po, si Roda medyo mahaba ang pasensya. Siya nga po pala, shoutout po kay Roda Mix Vlog. Siya po ang nag-aalaga kay Reyna, YouTuber po yan. Suportahan din po natin ang kanyang YouTube channel. So maraming maraming salamat po sa inyo. So ngayon po, dito po sa naobserbahan natin, parang meron po mga katanungan base po sa mga comment at kahit po tayo. Bakit po kaya ganon? Bakit po kaya kapag po siya ay nagpupunta doon kina Lolo Nestor, parang nag-iiba po ang ano niya, yung pakiramdam niya. At parang nagiging mainit din po yung ulo. Ano po kayang masasabi ng ating mga viewers? Pwede niyo pong i-comment sa baba. Kung anong obserbahan niyo po ay halos kapareho po ng mga nababasa po nating comment. Although para sa akin po, ayoko naman pong mag-assume o kaya magbintang na para bang merong hindi magandang nangyari kay Reyna doon po sa bahay o kaya doon po sa lugar ni Tatay Nestor. Dahil una, wala naman po tayong matibay na ebidensya, wala tayong pruweba na yun nga po ang nangyari kay Reyna. Although syempre sa obserbasyon natin, malaki po ang ipinagbabago po ni Reyna kapag ka po nagpupunta po sa kanila. Kaso nga lang po, gaya ng binanggit ko kanina, wala tayong matibay na ebidensya kung ano nga ba talaga ang problema o ano ang nangyari kay Reyna ng mga nakaraang panahon dyan po sa lugar nila. Kaya nga po sa ngayon, parang nag-iisip po tayo, ano nga ba ang dapat gawin kay Reyna? Marapat po ba siyang alagaan pa rin po ng Team Kalinga ng medyo matagal-tagal na panahon? Or isoli na dun sa kanyang pamilya, mga katugang mga Kalinga?
Although kapag po naobserbahan po natin siya, parang nakakaawa po talaga siya. Parang alam natin na nangangailangan po ng pag-aaruga ng talagang masasabi nating full time. Yung tipong aalagaan talaga siya or mamahalin siya sa lahat ng pagkakataon kung po pwede. Kaso nga lang po, sa ngayon, hindi po tayo magde-decide po niyan, magdidepende po yan sa Team Kalingap, kung ano nga ba talaga ang marapat gawin kay Reyna. Pero yung pinaka-highlight po natin, mga katugang makalingap, ay yung naobserbahan po natin kahapon, nakakaiba. Yung nagwala po talaga si Reyna ng matindi, kakaibang pagwawala. So ano po kaya masasabi ninyo, mga katugang makalingap, dito po sa nangyayari kay Reyna? Dahil sa tingin ko po, mukhang hindi po yan natural kay Reyna. Siguro alam natin na nagwawala rin po yan, pero hindi po ganun katindi na yung tipong galit na galit, halos magmura po siya, mga katugang makalingap. Although alam po natin na kahit na po isole yan si Reyna or alagaan ng Team Kalingap, hindi pa rin po yung pababayaan po ni na Kuya Bal Santos Matubang ni na Kalingap Rab. Talagang mamalasakitin po nila yan. Kaso nga lang po ang tanong, hanggang kailan po kaya? Siguro po, yun na lang po muna ang ating maiksing episode po sa ngayon, yung patungkol po kay Reyna. At tayo po ay umaasa na sana dumating ang panahon na maging okay po si Reyna, bagamat yung pagwawala niya kahapon ay talagang kakaiba, pero sana gumaling pa rin po siya. At sana huwag magsawa yung mga sumusuporta rin po sa kanya, yung ating mga viewers. Sana patuloy po nating suportahan yan. Ipanalangin po natin na sana dumating ang panahon, si Reyna po ay gumaling pa. So yan po mga katugang makalingap, siguro po pansamantala, magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, naroon lang po muna tayong isa shout out. Tapos gusto ko rin pong pasalamatan yung aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyong pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. At syempre sa ating mga viewers, yung mga hindi nagsasawang manood po sa ating mga vlog, yung mga upload po ni Kuya July sa YouTube, sa Facebook page po natin, yung July Pioneer 2.0, maraming maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July ang inyong katugang na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.